dito sa side ang medyo challenging. Ha? Meron ka na bang ngayon? Mga farmer pigeon loft project tayo, tuloy natin. At kahapon nakapagano na po sila, nakapag wall, nagumpisa na, no? So actually mas marami sana nga magagawa, kaya lang half day ata. Tumulong si Junjun dito sa kabila, no? Nagkabit po ng screen, yung ano, steel matting sa likod nung pinapagawa ni Papa Yam, paglalagyan niya ng kanyang mini workshop. So ayun. Pero ayan, oh, tingnan nyo, halos mabalot na. Sabi ko, pagka yun yun, pagka nasara na yung ano, yung likod, ikabit na muna yung kahoy, kasi pagdating ni Esong, para naman mayroon siyang gagawin na. Sabayan na yung trabaho, ano. So ayun, sabay-sabay na. Yung dowels, parating na din. Ngayon pa lang ata isiship. Ngayon pa lang po isiship, ano. Sasampulan muna natin. Nag-order muna ako ng konti, kung papasa. Pero sabi niya naman na marami po ang nag-order sa kanya na gumagawa din ng pigeon loft, no? So sa kanya daw kumukuha, kasi nagkakalapati din po yung gumagawa, kaya alam niya. So sabi ko, tingnan ko lang po muna, pakita muna natin ipapayam. Kasi gusto kong pintuan ay 3x3 na. 3 baga yung 6 foot 5 na taas nung pintuan ay mahati na lang sa dalawang dowels, no? Isa sa gitna, tapos 6 feet, tapos 6 feet sa kabila. Kukuha na yung 6'5", kasi yung frame pa nung ano, nung pinto, no? So ayun po. At sana ay ano din, may palochina din po akong na ano, na pag na-inquiran, kasi gusto ko sana yung harapan palochina na lang na ano, kahoy, ano. Maganda din. Hindi naman ganoon kamahalan. 10 piraso na 350. So, sabi ko pwede na 'yon. 4 inches ang lapad. 1 inch ang kapal. So, pwede na 'yon. Yan na. Hatin na muna natin 'to. Ganda, oh. Uy, nabati ko na naman. Uy, ito wala ito. May mga gusto ko na ngang pagpipitasin ito, yung mga bukol-bukol na 'yan. Sira 'yon, sira. Oh, tama-tama ang sunlight dito, mga farmer, oh. Tingnan niyo, oh. Kaya yung breeder ay ayoko na din namang anuhan. Gusto ko sana dito, ano ba, dito meron silang mapapagpaarawan, ano, sa pool pa rin. Kahit dito lang sila makakapagpaaraw sila, ilang araw, ilang oras lang naman ang kailangan nila, kahit 1 hour, pwede na yan. Sabi nga nung ating mga magiting na ano, na nag-aalaga ng kalapate, nakakalimutan daw yung 3 important things na nakukuha naman ng libre. 'Di ba? Masyado nagre-rely daw sa mga supplements, pero sabi niya, yung tatlong pinaka-importanting ano ay nakakalimutan ng iba, which is yun, yung sunlight na libre naman, at yung clean air, fresh air, ayan, at clean water. Ayun. So nga, no, sabi ko, napaka-importante talaga. Parang ano na, parang sabagay, pag nakisamihan, parang dito pa lang maano na namin yung ano, yung ventilation. Mukhang kailangan doon. May pasukan ng hangin sa baba.
para akyat. Tapos dito kailangan meron din. Paano kaya? Parang dito pa lang yun, mapapag-aralan na natin yung ventilasyon, ano? Ngayong naisasara na natin, kung medyo mainit, magbubukas tayo, ano? Mararamdaman na natin yan, eh. Di ba? Hindi, yung both sides, kailangan medyo may hangin talagang pumasok. No? Yung ilalim kaya, yung doon sa may pinakababa, pwede natin gawing dowels din yun, ano? Ventilation, ano? May hangin talagang pumasok. Steelmatic na lang, ano? Pwede naman. Gawin natin one by one. Oo. Pahaba, ano? Tapos dito din. Kasi maganda may nanggagaling sa ilalim. Paakyat yung... ano. Tapos bawat butas pala, magkakaroon din tayo dito ng ano? Parang pinaka... plastic mating na ipapatong na lang natin. Pwedeng iangat. Diba? Tapos still mating din ang ilalim. Tapos papatungan lang natin ng plastic. At least meron ding hangin na umaakyat, diba? Ano kapal yung plastic mating niya? Ano ata yun? One inch yata lang din lang yung ano. Tingnan natin. Yata yung kapal. Oo nga, no? Aangat siya. Tingnan natin kung anong sukat talaga yung ano. Hindi magpapantay na. Baka may mahanap tayo medyo manipis. Maghahabol ka naman sa plywood, aangat sa ano? Hindi, dapat nakadikit tayo. Kasi iaano natin, di ba? Mabilis na lang gawa ng paraan yan. Talagang hinahanap mo pa yung araw, ah. Ha? Hinahanap mo pa yung araw. Ah, si Kong Kong. Kasi pari ko na. Ah, nag-ano muna ng halaman, ano? O sa bagay, tama. Ayan, mga ka-farmer. Balik tayo. Mukhang ito ay, bagay, ngayon nagpalit ako ng diskarte. Magra-rubber mat ako yung sa pugad nila, no? Kasi itong nabili kong plastic, may butas. Nilagyan ko ng tape, natatanggal din. Maganda kasi ang plastic. Kasi, unang-una, magaan. Hindi gaanong mabigat. Tapos, hindi siya kagaya nung ito, napabasag. So, yung paso, ano. So, ito ang ano natin, plastic na. At least mali-disinfect mo, ibababad mo, malinis na po sila. So ito, magpapakawala tayo muna. Sino kaya ang gustong lumipad? Nakabalik na kaya yung ibon? Wala na talaga, naligaw na po mga ka-farmer. Pero malay natin, baka magulat na lang tayo at nandito na sa loob, ano? Oh, ito na yata, ah. Oo nga, nakabalik na. Ba. Ayun na, oh. Ito yata, ayun ang pink. Tama ba? Mula yung kahapon, eh. Pink ang sing-sing, eh. Ito ka. Tingnan. Oo, yun. Nakauwi pa. Nakauwi yan. Tawagin nga si Rambo. Ay. Sigawan ko na lang dito. Nakauwi pa yung kalapati niya? Oo. Yung pink. Bo! Nakauwi na ba si Jomar? Nandito ata eh. Tingnan mo nga kung siya yun. Kulay pink yung ano. Wala namang ibang pink na sing-sing, di ba? Ha? Ah, mayroong isa.
Ayun yung pink din. Akala ko si Jomar na pink din eh. Ay, hindi pala. Hindi kasi baka gulati na lang tayo. Akala ko yan na yun. Pink din kasi. Hindi ko kasi nakita ito eh. Wala nga. Akala ko siya na. Akala ko siya na eh. Pink. Pink yung ano eh. Sing-sing eh. Alin ba dito ang pinahagis mo? Ayun ba yung nasa ano? Ito. Oo nga. Akala ko siya na eh. Ito. Ito yung umuwi ng Tagaytay. Very good. Pang south siya, no? Akala ko ano na eh. Wala talaga, no? Maka na dead ball na. Mahirap talaga. Kailangan nakakondisyon ng kalapati. Imagine two nights sa, ano, sa truck. Parang torture din sa, ano, no? Kawawa naman. Athletes nga daw. Sino kaya ang sumabay? Oh. Oh, yung dalawang pula, itim. Sino pa? Dami nyo ah. Ano? Nako. Ka-farmer Arman, meron tayong sabi niya subukan mo ka-farmer yung ano, pang-going light. So, ayan. Uy, yeah. Sumabay. Ito tama ditong anong yan. Abuhin na yan. Okay na. Yung YB hindi pa sumasabay. Ito ay maglalagay ulit tayo ng magandang tubig paliguan. Papaliguan ko ulit ito. Ito, ayaw pang sumabay. Nako. Ano, ayaw mo? Ayaw ah. Tamad mo. Ha. Lugon eh. Ayun oh. Naglulugon siya. Buksan ko lang. Bahala kayo kung gusto niyong lumipad na. Kalinga. Pakain lang tayo. Ayan oh. Okay na. Ano na natin yung mga pagkain nila. At ayaw pang pumasok. Pinakain ko ba ito kahapon? Nang hapon? Parang busog sila eh. Ay oo, naglagay pa pala ako. Oo, naglagay pa po ako ng konti. Kaya pala busog sila. O yan, mas maganda po talaga one time feeding. Kaya lang minsan natutokso akong paghapon, nagpapakain ako na andyan sila nag-aabang. Hindi ko sila matiis, binibigyan ko. Ay, so yan talaga, disiplina lang daw talaga. So, para masanay po sila, no? Pagkaronda, papasok uli. Pero yung ginamot natin na itim, lumipad. Iniwan ko lang nakabukas yan. Yung ano siya. Lumipad po, ano? Di natin alam kung ano kaya, ano kaya yon. Wala. Tinitingnan ko sa taas, wala. O, parang ayon yata. Yan. Itim din kasi yan eh. Kaya naman na, malakas naman na yon. Kala ko nga mamamatay na yon eh. Grabe na yung ano nun. Tama. Yung pisngi niya, magang-maga, iniwan na namin ni Rambo ng blade yon, tapos nakuha namin. Malaki pa sa mais na ano? Kulay puti. Tapos ayun, betadine, then nag-heal naman agad. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang kain niya. Ngayon, inaano ko siya. Ayun oh, jellywang. Ayun mga farmer, oh. Pauwi din 'to. Oh. Ang layo, ano? Taas ng lipad, oh. Galing, apat sila magkakasama. Galing ah. Ayun, no? Umiikot lang. Umiikot lang. Ayun. Taas, tumutuldok. Hindi sa atin 'yan. Pero kung sa atin 'yan eh happy tayo kung ganyan silang lumipad, ano? Abangan natin. Malay mo atin pala. Umikot eh. Pag umikot uli. Ay hindi na. Yun. Dumiretso na doon. Layo. Kung sa atin yun ako. Bibigyan ko ng medalya. Halos naabot na yung tok-tok ng arayat. Ay hindi sa atin. Pero ito naman eh. Umaano naman yan.
tumutuldok naman yan. Doon naman sila magkaano, namamasyal. Ayan, hindi nga sa atin. Kala ko sa atin eh. Bah, hindi pa ako nawawala ng pag-asa. Ayan ulit. Ayan pala ulit. Mikot-ikot lang doon. Hindi na niya yung bibi oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, kulang nga. Baka atin yun ah. Abang-abang ako. Ayan, wala. Hindi sila. Ano tayo dito? Silipin natin yung ginagawang loft. Nagdidingding na. So, yun tumatawid sa kabila eh. Ang langkang hindi na mumunga, 10 taon na. Ayan, aabang din po ako dito sa kabila. Lagari lang ako. Ngayong araw na to, lagari. Nandito naman ako nag-aabang sa lechonan, pakain ng kalapate. Balik naman dito sa baba. Tayo natin yung wala pa. Si Chef A pala. Ayan, nagkita po kami. Yun, no? Sabi ko kay Kung Kung, yung kalabasa mo pa, hindi mo pa nakukuha. Tabi na siya ng kalabasa niya. Tapos, ayan, minsan, kumukuha po sila ng talong. Pangulam-ulam din ba? Ano na balita, kaibigan? Tinignan niya ko eh. Si Pardin yung ano. Gamit na matatulong niya pa. Ah! Tinamaan ng arthritis si Papa Yaman, oh. Mamaya ipagluluto ko siya ng atay ng manok tsaka balon-balunan. Na. Pagpiprito ko siya ng atay ng baboy. Na. Lalagyan ko ng arena para masarap. Arthritis. Ngayon lang daw tinamaan eh. Ba, hindi niya na ba kaya yan? Hindi, masasaroon na masana. Kaya nga, subukan ninyo para mapagalitan kayo. Hindi, kaya naman, bakit hindi? Bare na lang. Susukatin na ganon. Hihiwaan. Diba? Parang susunod natin yan. Dingding muna. Dito ako yan. Oo, kasi para pagdating ni Esong, makakasabay na siya. Habang nagkakabit kayo ng iba pang ano, siya naman. Pagkatapsit niya. Oo, kasi papa-anohan ko ng konti yung wall niya eh. Papa-ano ko ng, pag natilamsika ng ipot, pupunasan mo lang ng basang ano, maganda na. Hindi yung magmaman siya. Pero yung dito, talagang plywood siya kasi para maabsorb yung ipot. Pero yung mga wall, gusto ko i-barnish ng parang ano, polyurethane. Para kahit maitalsikan ng basang ipot, hindi masisip-sip ng kahoy. Pupunasan mo lang. Maganda uli. Diba? Mga wall. Ding-ding. Naiisip po yung ano, yung breeder cage namin. Nakita ko yung kay Sir Manny Emmanuel Go, no? Ganda ng kanyang ano. Sabi ko, pebe, ganyan gusto ko pagawa kay Papa Yam, yung ini-slide lang na gano'n. Simple lang. Tapos, ang sukat ay gusto ko, sabi kasi na aking kaibigan, magandang sukat, 2x2. Para yung sa kalagitnaan ng cage, may isa pang parang lagayan ng pugad. Minsan kasi nagdadalawa ang pugad niyan. May itlog. May inakay pa na sinusubuan. Para at least dalawa ang pwedeng pugad. Tapos i-open mo na lang siya. Pagkalalo na pag may inakay na, open. Tapos yung tubig na, andyan na lang sa baba. Pero yung mga grits nila, yung ano, ready din. Para kung gusto nilang kumain ng grits, may makakain po silang grits din. So,
ayun. Tapos sa may pellet silang naka-ready pagka ano, pagka may inakay doon naman sa may pugad, may sabitan. So ayun po yung aking plano. Pero yung ano, pinag-iisipan ko pa kung yung cage ay magiging dalawang patong. Pwede kaya tatlong patong dito kung? Okay. Yung ano, breeder cage ba? Yung hawla nila? Para sa mga breeder. Pwede ko yan. Mababa na masyado kasi 2 feet eh. 2 feet ang taas eh. Kung sabihin mo ng 2 feet, dito, medyo mataas na no? Mataas na ko yan. Kaya nga eh. Di, kung dito, 2 feet, dito ang isa. Oh, tapos dito naman ang isa, baba na masyado. Pero pwede naman nating kung hindi 2 feet, pwede din namang babaan ng kaunti. Wag nang 2 feet. Ayaw mo na lagyan sa baba, kuya. Ano? Oo, kasi kahoy. Ayaw ko ng double cage. Mas gusto ko yung kahoy talaga yung ano nila. Dalawa nga lang. Bakit? Di naman tayo magbibreed ng ganong karami. Di ba? Di naman tayo magbebenta eh. Kung may bibili, tingnan natin kung, di ba, malay mo, may makagusto, pwede. Pambiling patoka. Di ba? Kahit pambili mo lang ng patoka. Malayo mo, walang matakagusto sa mga kalapatin mo. O, kung mapaparami yung magaganda, ano. Tapos, malay mo, di ba, nakaka-uwi naman ng... Nakaka-uwi naman. Oo. Kasi Junjun pala bumili ng gamot. Ayan o, yung hangin pag galing dito, dapat meron ding pasukan. Ang problema namin, yung galing ditong hangin, walang papasukan mga ka-farm. So, pwede kaming magbutas dyan just in case na talagang ano, pwedeng magdagdag si Junjun. Yun nga lang, magtitibag. Para may hangin sana, no? May pasukan. Kahit ano lang, kung sa taas naman, maganda din sana. Kaya lang pala yung ano, wala na, no? Nag-iisipan ko kung paano ko papasukin yung ventilation dito. Yung hangin, galing likod. Kahit dalawang butas lang. Ayun na. Ha? Nagretiro na, kuya. Nagretiro na. Dito sa side ang medyo challenging. Ha? Meron ka na bang naisip? Ano yan, di uno? Tamang-tama lang ano. Ayun na. Pick up ng lechon. Ay, kita tayo. Ayan, balikan natin mga farmer. Kanina pinapanood ko yung mga kalapati natin na rumoronda. Ano ko? Nakakatuwa. Talagang dami nila. Dami nilang umiikot. What more pa yung kinana, no? Kina Reggie Cruz. Grabe kung magpalipad sila. Sabay-sabay. Gandang tingnan. Natin. Balikan natin.
Ah, ikaw na ang tumitira dyan. Very good ah. Oh, yes, the best na. Ah, tinatapos na to ni Junjun yung ano. Oo nga ano. Ayos, so tapos na yung ating likod. Yun lang ang medyo andyan. Alang si Esong mukhang mamatagalan pa yun ha. Malaki daw po atang yung sugat niya sa palad, parang pigsa yata. Pero pag nawala na yung mata nun, ayos na, ayos na yun. Mawala lang yung mata. Ah, okay. Tama nga, bago tayo maglagay ng division ni Maa, tapos na muna ito. Ay, lagyan muna ni Junjun ng ano, suporta. Ayun. Sa gilid lang siya. Ginawa ng polka dots. Tinantad ng butas. Matama po kasi sa angular. Ay, karakal na. De, alam mo maganda? Anuhan mo na muna kung butasan mo muna ng ah, may tansi na. Daming butas oh. Kong-kong. Kirang kay kaya. Oo, tikpa ko na. Dapat isang kukuha ko pa ni. Ha? Ano ka perso? Ano, bibiya ko na yung atin eh. Patay tangkanto yung tuturo mo. Ano diba? Makapal kasi ang angular. Pinaka the best dyan, butasin na muna. Oh, ayan, pumasok. Pumuputol no? Binibigay na daw lahat eh.
Ay! Oh, magkaw na muna mag-welding. Si Junjun na dito. Ano ako, walang ano, nag-ago ako. Ganun pala. Inaano mo? Kung yun, na rin na... Oh, lalaruin mo. Galing ha. Dire-diretso kasi si Kong eh. Yun na yung butas na yun, yun na yun. Yan. Kaya yun. May diin pa kung yan. Di. Yung forma ni Junjun nakadiin sa likod yung ano. Yung isa mong kamay nakadiin sa isang barena. Yan. Para mas maganda ata. Matigas talaga kamay kasi yung ano yan, one fourth yan eh. Yung ano, 1/4, yung angular 1/4. Yun din kasi pag inilipat mo ng butas, yun din doon din tatama ako ngayon. Huwag mo nang ilipat ng ilipat. Yun din yun, ang tatamaan niya. Junjun, parang ang dali lang, ano? Galing talaga ni Junjun, ha? Wala. Babo. Lalo umis, sakit ang karit. Patas na. Oh, sa ibabaw pala wala pa, no? Wala, Junjun din talaga ang gagawa niyan. Mahirapan si Kongkong. At siguro ako mahirapan din dyan. Junjun lang talaga. Kabisado niya kasing laruin yan eh. Oh, linipat mo na naman. Yan naman. Na-slide lang kuya. Ha? Bunti lang nakuha. Dito pala. La, ayaw Jun. Di kaya. Di kaya ng pare mo. Di kaya ng kanyang pare. Ano kasi to? Tumatama na dito. Ayan o. Oh. Ito na yung angular. Kaya talagang matigas. So, medyo mahirap talaga. Kailangan mo talaga ng expertise. Yung dun kasi kabisado bakal o. Oh. Ginaganon niya siguro, diin, ganun, hanggang sa... Kasi Kongkong, ginaganon niya lang. So medyo ano, medyo hirap. Pang ano to, pang professional. Tapos yun dito, hindi pa pala din nakakabit yun. Ang kailangan din pang ano. Ito, ano lang ito, tubular din. Yan, mabilis lang yan. Kaya lang, nasa taas naman. Ay, hindi niya nakakukuha yung tamang timing nung... Ikaw kasi dinidiin mo, ano? Mabilis lang tingnan, pero mahirap din eh. Pwede naman, pero tagtad na ang butas. Uy! Pwede niyang gamitan yung salo mo, gamitan mo yan. Nakakuha na rin, nakadalawa na po.
talaga to si nakukuha din eh. Ayun. Very good. Ikuha rin eh. Ay, ah, anak niya, masakit na yun naman. Oh, hindi mo na naman ginagamit yung ano, pwersa. Yung laro-laro ba? Maala na. Magyan niya mo, oh. Oo. Okay naman ata, baon na ata, hindi pa ba? Wala kuya, ilang, wala na yung pumasok. Wala na, may ina na yung bati. Charge uli niyan, meron naman ata doon isa. Dalawa yan, di ba? Talagang hindi umaayon sa yung panahon ah. Hey, kung ay, balikan na lang natin at lapit na naman ang break time. Ano una, ang istorya natin. Ah, gawa kang tungtungan? Nakong? Yeah. Ha? Nagbastos lang ko yan. Ano no? Nagbastos ko. Kala ko tungtungan mo na yan. Nawala yung utak ko. Ha? Ah, maganda. Laking tulong mo. Nawala yung adapter. Adapter ng eh, paano yun? Ah, may nabibili naman. Oo. Oh, makakala ko, wala nang mabibili. Nahulog. Ha? Nahulog sa tubig. Pakapa na. Ay, ay, ay. Kong-kong. Kung sa future, pwede pala tayong, let's say, sabihin natin na lahat itong ato lalagyan natin ng aviary no diyan sa harap. Magdudugtong lang tayo ng ano no in the future, let's say gusto kong i-extend ng konti yung ano, magpo-poste lang tayo no. Tapos aviary na no. Tapos pwede ka nang mag-abang sa taas ka na. Pwede mong tungtungan. Oo. Oh. Ang galing-galing nung ano. Sa ano? Dun sa extend mo diyan, pwede ka tayo maglagay ng sa hallway. Oo. Tapos na palang matapos ang bibig ko na. Oh. Oh, ito yung nadagdag na yan, mga kapamon. Oh. Ayan. Hmm. Nawala ang adapter ng Barena sa Tech Pro. Oh, yun, kailangan ulit mag-ano. Ang gandang ibon natin, no? Kanina may mga gumanon, lumayo doon, tapos nagbalikan. Sabi ko nga akin ba yun? Kilala ni Hong Kong eh. Hmm. Pero may lawi na umiikot, oh. Laki. So sabi ko sa kanya, kung just in case na talagang gusto pang i-extend yung pinaka-aviary niya, pwede nating gayahin yung ano, yung sa ibang loft na naka-extend yung ano, magpo-poste lang, magpo-poste kami. So lahat na magkakaroon pa siya ng isang box na ganun for aviary. O ito, sarado na siya. Bubuksan mo lang kung gusto mo ano, papalabasin sila for ano no. For sunlight, 'di ba? So ayun. Fresh air, sunlight. Pero for the meantime, yung dalawa munang flyers loft ang lalagyan.
ibon natin. Nasipag Rumonda, oh. Naronda na ako na lang eh, isa, oh. Ito, unti-unting dinudugtungan ni Junjun, oh. Sisinit niya pa unti-unti, oh. Welding rod, Jun? Ray! Welding rod daw! Assistant, welding rod! Ah, hindi pa ito naka, ano, ka-final. Ang bagay dyan, pag gumawa tayo dito ng aviary, kung gusto nating extend, dudugtungan na lang, ano? Oo, oh, pwede pala, ano? Oh, dudugtungan na lang. Kaya lang, hanggang saan yung, ano? Ha? Oo, no? Ganun na lang, ano? Parang abang na, ano? Pwede. O kasi kung aapakan mo, i-extend ka talaga, no? Kasi kung gusto mong pumunta sa ibabaw, ano? Lalagyan na lang, maghahagdan ka lang dyan. Pwede ka nang tumungtong doon sa ibabaw, di ba? Bagay, mayroon pa tayong tubo dyan, ano? Pwede. Tapat lang ng ano, ba? Yung pliers? Oo, tapat ng pliers. Bukan muna natin doon sa isa. Di ba? Yung isa. Di pa naman ganun karami ibon eh. Di ba? Eh yung isa muna ang ano natin, oo. Oo ah, oo. Totoo yun. Tsaka masusubukan natin yung mga nakuha nating linyada. Pwede namin i-extend yan. Aviary na nga ito. Diretsyong ganun. Matapos na yung dito, saka namin iaano yung ano. Kasi kumbaga ano na lang naman yun eh. Pwede na namin ikarga dito yung ibon at the same time habang ginagawa yung extension ng loft ano dito, yung aviary niya. Oh. Pwede ka nang gumawa ng hagdan dito. Aakyat. Ang ano na lang kung ilang meters yung extension. One. Kasi yung sinabi ko kahapon sa kanya, habi niya kuya, kung pwede naman yun, pero hindi na tayo hindi na daw kami maglalagay ng poste, mga hanggang ganyan, 70. So, ganun lang. Kung pangit naman ano, yung landingan niya, hindi maluwag, malapad. So, sabi ko, pwede namang, ano, extend na lang, ah. Pwede nga. Kung mga 2 meters, pwede na. Di ko naisip yun eh. Ang iniisip ko kasi maliit lang ako na viewing. Kaya lang maganda din talaga yung aviary talaga. Still matting na lang naman yon, and then na ano, yung poste niyan dito. Pero sabi ko sa kanya, yan, tapusin na lang muna namin to. Pwede naman mo nang to follow na yun eh. Importante, mayroon ng ano yung ibon. May ano na sila. Safe na sila. Sabi kasi ni Arman, lakihan mo na. O nga, no? Ako. Siyempre sila yung mas mga nakakaalam dyan. Okay na tayo, mga farmer. Kami pupunta pa ata ng Kabyaw. May kukunin si Bebing costume ni Chichi na pinatahi. So ayun, abangan na lang po natin. Nga sabi ko kanina na uunahin na po muna namin after this, maikabit na muna yung plywood pag nagawa na ni Junjun yung division na yan. Pa-plywood na kami para pagdating ni Esong ay meron na po siyang gagawin. So ayan, Song, tamang-tama, talagang pinagpahinga ka. Pahinga ka muna, pagaling ka muna. Pagkatapos paggaling mo, marami ng trabahong nag-aabang sa'yo. Ayan. Eto, ano natin yan, pagagandahin natin.
tipong mabilis linisin. Mabilis ang linis at hindi dumihin. So, ayun yung i-ano nating design. Yung perch, ano po yun? Meron siyang tungtungan dito tapos nakaganon. Para pag nililinis mo, kakayod ka lang, laglag na yung ipot sa baba. Kayod lang ng parang spatula na kasize nung perch. Kakayodin mo na lang. So, may nakita akong design. Sabi ko, ay itong gagayahin natin. So, ayun po. Okay na tayo. So, ayan. Maraming marami pong salamat. Until tomorrow. Ang ganda na. Unti-unti nang nagkaka-korte. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.